And there you are. Kumusta na? Kumusta na mga kababayan ko? Bago po natin simulan yung topic, pakikalat muna po itong ating video. Anyway, yung mga napili po namin, mag-message lamang po kayo rito, nire-review na po. So, i-reveal ko na po kung ano yung mga napili. At the moment, mamaya ko na po sisimulan yung aking sasabihin, no? Kanina pong umaga, ako po yung nag-live at talaga naman, bukod ho dun sa nawala na naman yung aking live, ay delete na naman ni Facebook. Grabe. Alam niyo po mga kababayan, hindi ko po alam. Sana po kung may kokopya nitong video na to, kopyahin na para ma-save na po. Sapagkat hindi ko po alam kung sino yung aking mga kalaban. Pero isa lamang ko yung sasabihin ko. Hindi po ako titigil sa pagtulong sa ating mamamayang Pilipino hanggat hindi natatapos tong pinagdadaanan nating epidemic. Okay po. At para po dyan sa Barangay Santo Domingo, kasi po yung mga comments sa YouTube, yun po yung aking nire-review. Nire-review po at nakita po namin na talaga pong meron po pala tayong mga kababayan na nasunugan dyan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayan po. May nasunugan po tayo dyan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Please, pakikalat muna po ito bago tayo magsimula ng topic. Pakikalat po natin itong video na to para mapanood po ng ating mga kababayan Pilipino. Baka iniisip ni po nila, ako po ay sumuko na. Hindi po. Katulad nga po nung sinabi ko, I'm gonna spend whatever resources I've got to help our fellow countrymen, to help them to ease their misery and suffering. So, dito po, bubuksan ko po yung mga topic, ano? Pakikalat po, mga kababayan, kasi ngayon na lang po, ito po yung huling pagsasalita ko na sasagutin ko lahat ng mga patikos at akusasyon sa akin. Okay? Ako po ay tahimik lang at ayoko sanang magsalita. Pero this time, magsasalita na ho ako. Ayan, mukhang magandang topic yan. Unahin po natin tong ano, yung kumakalat yung picture ko na may hawak-hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng Peking gold bar. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko ho pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon, may patunay po. Kasi po ako, pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ako mahilig magbangko, ibinibili ko po ng gold bar, ng gold sa arangke, pa isang kalakalahating kilo, pa isa-isang kilo, one-fourth kilo. At marami pong magpapatunay niyan, kahit pumunta po kayo ng arangke, tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Biliberan, no? kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginturon, ay kung mga 20 kilo ho, ako ho'y bumili na. dahil gusto kong mag-invest sa ginto. So, you know, ay tinutunaw at ginagawa kong pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinebenta ko rin po dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Ayun! Ganun po yun. Kahit i-verify nyo po sa arangke, lahat ng mga nagtutunaw ng ginturon, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit may very specific, isa sa pinakamalaking tagabenta ng ginto po dyan ay si Bobot Biliberan. Ayan. Ayun o. Ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumita, may pera po ako at sobra, so mag-i-invest po ako sa gold. So kaya po yung gold bar na yun, madali pong, ang ginawa po nila, kinalkal po nila yung mga lumang litrato ko. Ako yung bata pa lang, ako yung talagang lahat ng klase ng paghahanap buhayan ay ginagawa ko. Okay? So, with sa pagpapala at balinis na puso, kaya ako ho'y pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po yon. So, yung pong picture na yon, nakalkal lang po sa album ko yung kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon.
ay natuwa po ako, ipinost ko po, pero yun po itinago ko po sa email ko sa aking unang email. And nahack po nila yung aking unang Facebook. Ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klaseng transaction ng mga gold-gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Pilex, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa Arangke o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ganun lamang po. Kasi po ang ginto ay commodity po yan na hindi bumababa at laging tumataas pagdating ng panahon. Hindi nagugunaw, hindi nawawala. Okay? Tatimingan nyo lang po yung pagtaas at pagbaba. So, that's how it is. That's how we play. Minsan nga ho, turuan ko pa kayo yung maliit na mamumuhunan dyan. Sa Arangay kasi, nandyan yung tapunan ng mga rita-ritaso, mga alahas ng mga luma. Eh, sa totoo lang ho, mas mura pa silang magbenta. Tapos pag nabili nyo yung alahas, dalin nyo sa pawn shop, mas nasa sanla pa ho ng mas mataas. So, yun po yun. Ayan, bigyan ko lang kayo ng idea how to do it. So, yun po, yung unang issue, yung picture na nagkalat. Okay, na nagkalat na picture na ako daw po ay sindikato ng gold. Ay wala po katotohanan 'yon, hindi ko ako nagbenta ng ginto sa buhay ko. Okay. Second issue na nire-raise nila yung warrant o pares ko daw po at ako ay nag-bail lang at and I'm evading the law. Yun po ay malaking kalokohan at katarantaduhan ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay. Sila po yung mga tinamaan ng aking challenge na instead na sagutin nila yung challenge ko para matulungan yung kapwa Pilipino, ayun, pinepersecute po ako. Pinipilit nilang gumawa ng bagay na kung saan para ako po'y mapersecute. Pero ang totoo po nun, ito po. Noong 2015 ako po'y nag-humanitarian sa Mindanao. Siyempre po, hindi po sa lahat ng oras marami akong pera. Ako po yung nag-issue ng cheque at hindi ko naman po talaga in-issue yun para tumalbog. So sabihin po sa atin na yung cheque po ay nakuha at idiniposito po. Okay po. Pero wala po akong, nag-issue po ako ng cheque, may pirma po ako eh. Yun po yun. So nakasuhan po ako ng estapa pero hindi po ako naaresto. Bakit po? Na moment na nalaman ko na meron akong kaso, pumunta po ako sa Surala Municipality, sumurrender po ako voluntarily. Yan. Ako po ay voluntaryong sumurrender. At kung saan po nag-bail at nakipaglaban sa korte hanggang sa na-dismiss po yung kaso. Mabigat po yung kalaban ko dyan. City prosecutor mismo na ako po ay pinirahan din at pinitsaan lang. Pero hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Pero kung mabe-verify niyo po yung kaso na yon, nangyari po yan sa General Santos at talaga naman pong makikita nyo po, dismiss po ang kaso. Okay, pangalawa po, yung nagkaso po sa akin sa Pampanga, dahil po yun ako noon ay nagsusugal, ay sa kasino po yun. Dahil ako ay nagsusugal dati at natuto po ako magsugal dahil wala akong ginagawa. Pero hindi po talaga ako kinasuhan, kinasuhan niya ako dahil iniisip niya kaya niya ako lokohin. So naglaban po kami noon. Talagang matagal po yung labanan sa korte. Inabot po ng 3 taon. Witness to witness. Ayun po ay acquitted po ako. Makikita niyo po yan sa sala ni Judge Gemma Lorgonyo. Ayan, kung hindi po ako nagkakamali. Judge Lorgonyo po ng Regional Trial Court po ng Region 3. Ayan, sa may ano po yan eh. Sa may Pampanga po. Acquitted po yon. As in yung kalaban ko pa po ang nagbayad. Ayun po yon. Yun po yung dalawang kasong kinaharap ko. As Francis Leo Marcos. Okay po. Another issue is Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. This is the story. I know myself, I am Norman. Until suddenly, my mother told me that hindi ko kayang nahihirapan ka. Ikaw yan. This is you. Karapatan mo yan. You're a Marcos. And this is your name. Francis Leo Marcos. Ano pong karapatan kong kontrahin ng aking ina? Eh, nanay ko po yun. Siya po ang nagbigay sa akin ng buhay. Eh, hindi naman ko ginustong palitan nyo nga ang pangalan ko. Gawin nyo nga Francis Leo Marcos. Eh, wala naman hong ganon. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahilan sa aking nanay. Sa aking ina. Siya po ang gumawa kung sino ako ngayon.
Eh nagkataon po na yung aking ina ay inspired sa mga mabubuting gawa ng mga ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung aking ina, masyado siyang inspired doon sa kagalingan ng first family. Eh buti nga ho, hindi ginawa ng nanay ko na ipinangalan sa akin lahat ng mga pangalan nila. Dinahirapan pa ho ako. Kaya regarding ho dyan sa Norman Mangusin and Francis Marcos, una higit sa lahat, wala po akong ginawang kriminalidad. Hindi po ako pumatay ng tao, ni hindi po ako nag-engage sa marijuana, ni hindi po ako nag-engage sa shabu. Aba, eh, yung talampunay at dahong papaya, ay nung 14 anyos po ako, ay tinitira ko yan. Yung dahong papaya, binabalot ko yun. Tapos yun ay hinihitit ko. Eh ngayon nga, hindi ako naninigarilyo. May vape po ako. Alam nyo ba kung ano yung bisyo ko? O, eto. Eto, pakikita kong bisyo na talagang hindi ko i-deny. Kulambo sa paa. Iyan ho ang aking isyo. Ayun. Alam niyo po dito sa ginawa kong challenge, sa ginawa kong pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino, marami po akong nasaling. Kung nasaling ko kayo, I am sorry, but I would not stop challenging people out there to come up to help to survive this pandemic, to help our fellow countrymen. Katulad po ng sinasabi ko, we are battling against evil. Our nation facing the formidable task the world has ever known. What this kind of task? Ito po yung paano natin lalabanan itong epidemya sa buong mundo na nagaganap. Nag-live po ako kanina, nag-explain na ako pero dinilit na naman po ni Facebook eh. So dito po pakikalat para mabasa ng lahat. Lahat ito na po yung kasagutan ko sa pangkalahatang batikos para sa akin. Sinasabi po nila may nagpapakalat po ng pirma daw ho ni Madam Imelda. Nandun daw ho yung pangalan Francis Leo Marcos at pinaiimbestigahan. Ang date po is July 8. Mga kababayan, noong July 8 po, ang First Lady po ay bumisita sa aking bahay at pinirmahan niya po yung mga painting na binili ko dyan sa Ronark Cheter. Nandito po yung mga painting at pirmado niya with date and with dedication to Francis Leo Antonio Marcos. Kumuha ka nga na isang painting, yung Rosok Tacloban. Painting, yung bata pa siya. Yung isa lang, marami yan eh. Sampo yan. Ipakikita ko po sa inyo kung ano ang pirma ng ating First Lady at nung pirma na kumakalat po doon na pinaiimbestigahan daw po ako ng First Lady. Yeah. Hindi, yung isa kunin mo. Yung isa. Huwag yan, yung isa pa. Yung malinis yung likod, yung malinis. Yung para kitang-kita. Ngayon po, sasagutin ko po lahat ng katanungan. Ulitin ko po. Ako po si Francis Leon Marcos. Kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko ho ginusto kung sino ako. Dapat nga ho, dapat Antonio na lang ginamit ko dahil nahihirapan ho ako eh. Magmula nung nagkaisip ako, kung ito'y sasabihin ko na lang, sino ka, Francis Marcos, kaano-ano mo yung Pangulo, malay ko ho dyan. Yung nanay ko, masyadong inspired sa first family, masyadong iniidolo. Sabi ko sa mama ko, ma, nababatikos ako, bakit ba Francis Leo Marcos ako? Ang sabi ng aking ina, ikaw yan, karapatan mo yan, anak kita, mahal kita. Ano pong gagawin ko? Nanay ko ho ang nagsasabi, kung gusto niyo, tanungin niyo ho ang aking nanay. Pero yung sasabihin nyo, alam nyo, sa totoo lang ho, nung ako si ang hirap lang ho sabihin. Ito po, para masagot ko na yung mga tanong. Ito po ang painting ni First Lady na kung saan po ay masyado pong maganda na yung pintor po nito ay bulag na. So, na-appreciate naman po niya. Kaya po yung lumalabas na sulat dyan, ito po ang pirma ni First Lady, kung ninyo pong makikita. Ayan po ang pirma, Imelda Romualdez Marcos. Imelda R. Marcos. Ayan po ang date niya, ng laki. Signed by Imelda R. Marcos on July 8, 2019. Kaparehas po nung date nung araw yung pinakalumalabas dyan sa YouTube na ako raw ho ay pinaiimbestigahan.
Ah, number 22, Nightingale Street, Green Meadow, Ugong Norte, Quezon City, Philippines. In her appreciation to Francis Marcos and Bernard Chong. Ayan po ang kompletong pirma ng First Lady. Eto po siya. Maraming painting po ito. Meron pa hong solid gold na painting na kung saan nagkakahalaga ho ng malaking halaga. Ha? Pero nandito lang ho. Kaya may gold ho talaga ako. Yun ho, totoo nun. May ginto kami. Pero, I mean, meron akong ginto. Pero hindi ko ho binibenta. Pan-display lang. Ha? Ayun po. At ngayon, saan galing akin itong pinamimigay? Eh, naku po. Eh, ako ho'y nagbenta ng mga ari-arian. Nagbenta po ako ng mga ari-arian. May record po yan sa land registry. Nagbenta po ako ng 50 hektarya last year. At nitong taon naman po na to, nagbenta po ako ng isang property na worth 40 million. Binayaran ko lahat ng capital gain tax yan. Bayad po, kaya malinis po yung aking pera. Siya naman pong inuubos po ngayon at pinamimigay. At ako po'y nananalo rin minsan sa sugal dahil malakas po akong mag-poker. Pero at the end of the day, yung puso ko po is para sa taong bayan. Huwag po kayo mag-isip na ako po yung namumulitika. So, yun po, sinagot ko na po yung mga tanong. Yung pong mga picture na lumalabas dyan, yun po ay nakalkal lang sa aking unang Facebook. May hawak po akong gold. Yun po ay totoong ginto at hindi po yun peke. Ngayon ko sasabihin, ilabas ko, pwede ko pa hong ilabas sapagkat binigay ko lang po sa aking kaibigan. Hindi ko ho pinabayaran, ibinigay ko ho. As in gift. Ganon. Regalo lang ho. Alright? Okay, ano pa ho bang issue? At ay may pa isa na nagsasabi ang kung sino nagsasabi na ako daw ay front ni Bernard Chong, ha? Front daw po ako ni Bernard Chong, okay? Ako raw po ay front ng Chinese mafia. Hindi po totoo 'yan. Si Bernard po ay kaibigan ko at ka-business partner ko, okay? Kaibigan ko ho 'yan. Okay? Hindi ho niya ako front. Wala ho kung kailangan magiging front, okay? I-verify niyo po last year, nagbenta po ako ng 50 hectares almost ng aking lupain along the highway po yun, ha? So, alam niyo na presyo pagka along the national highway. Marami ho kong property, okay? Na nakapangalan ho sa akin, ha? Na ibinigay ho ng aking ina. Pero yung aking ina, ayoko na hong siyang bigyan ng stress. Kaya kung sino ho ako, nanay ko ho may gawa nun. Nasagot ko na ho yun. I asked my mom, bakit ako si Francis Marcos? Sabi ng aking ina, karapatan mo yan, ikaw yan. Anak kita, mahal kita. So kung may problema ho kayo sa pangalan ko, doon kayo sa nanay ko magreklamo. Okay? Hindi ho ako. Hindi ko ho ginusto. Palitan niyo pangalan ko. No, hindi po ganun. Alright? And then the second is yung picture na ako daw ay nagpepenta ng peking dito. Hindi ho totoo yun. May sarili po akong ginto. Namimili ho ako ng ginto. Pangatlo, yun na ho, yung kumakalat na sulat na ako raw ho ay fake at pinaiimbestigahan. Eh, yung date ho nung sulat na basa ko, eh, the same date na nandun sa bahay ko si First Lady at pinipirmahan ho yung mga painting na binili ko dahil na-appreciate niya po ako eh. Yun po yun. Okay, and one thing, ano pa ba? Yun nga, yung ako daw ay front ng Chinese mafia na si Bernard Chong. Hindi po. Sa pagkakakilala ko po kay Bernard, napakabuting tao. Malinis ho ang mga hanap buhay niya. Yan ho ang may-ari ng World Balance. Kasosyo ho yan ng Tim Horton. May kasosyo ng Potato Giant. Yung kauna-unahang movie Filipino anime, yung Barangay 143. O siya ho may-ari niyan. Eh mga legal ho lahat ng hanap buhay niya. Bakit ho pag may mabuting tao, binapatikos nyo? Bakit pag may mabuting tao na tumutulong sa mahirap, binapatikos nyo? Bakit pag mahirap, may problema? Pag mayaman, walang problema. Pag mahirap, may problema. Para ang hirap naman yung intindihin yan. Alam niyo ho kung ano yung challenge ko ngayon, yung pinaka-ultimate? Willing ho akong maghirap. Sa sobrang dami ho ng taong tinulungan ko, milyong-milyong Pilipino, yan, kaya ko hong patunayan yan. Buong Katanduanes sa Bicol, ako ho nagbigay ng Optimum Eye Care Program noong 2016 kay Governor Buboy Cua. Totoo po yan. Sa buong Maguindanao, ako rin po ang nagbigay ng Optimum Eye Care Program. Pinasalaminan ko po lahat ng mga Muslim. MNLF, MILF, nakatanggap po ng libreng salamin sa akin yan. Libre po. Buong Maguindanao, Cotabato City, lahat po yan. Hanggang Lake Cebu, pati po buong Palawan, hanggang Rizal, Batarasa.
nakatanggap po sa akin ng Optimum Eye Care Program yan at bigas. Sa Pasay, kung saan-saan po itong latest po ng Optimum Eye Care Program ko ang nag-benefit po dalawang bayan sa Cagayan Valley. Sa bayan ng Ramon at sa bayan ng Peña Blanca at sa distrito ni Perla Tumaliwan, yung board member, yung distrito niya, binigyan ko po ng Optimum Eye Care Program. Namigay po ako ng libreng check-up, libreng salamin. Mahigit kalahating milyong tirasong salamin po ang ipinamigay ko doon. Nang libre po. Yan, patutunayan po ng buong Cagayano yan. Alam nyo, kanina po, nakatanggap po ako ng tawag galing sa isang mayor ng Cagayan. Dahil nababasa po niya yung pambabas sa akin ng mga tao. Alam mo, sabi niya, anak, dito, umuwi ka na. Mahal ka ng mga taga dito. Yung pong mayor at vice mayor, mga ninong at ninang ko. Sabi nila sa akin, anak, umuwi ka na rito. Mahal ka namin dito. Dito ka na lang. Tumutulong ka na nga dyan sa lintik na Maynila na yan. Ginaganyan ka pa nila. Dito, kahit Lucifer ang pangalan mo, mamahalin ka namin. Dahil adopted son ka namin dito sa Peña Blanca, Cagayan. Pero ngayon po, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person. But who I am today, hindi ko po yung ginusto. Nanay ko po ang may sabi niya. Anak, ikaw yan. Ma, bakit iba apelyido ko sa apelyido nyo? Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako yung unang anak. So kung ano pa man yun, hindi ko naman po pwede sisihin na yung nanay ko. Okay? So, kung gusto nyo, tanay ko na lang ho, tanongin nyo. So, you know, una, higit sa lahat, mga kabayan, wala ho akong ginagamit na kriminal. Wala ho akong kriminal. Wala akong ginawang, hindi ako pumatay, hindi po ako kriminal. Okay? Alam nyo po yun. Hindi ko alam, kasalanan ho ba'ng tumulong sa kapwa may hirap? Kasalanan ho bang tumulong sa mga mahihirap nating kababayan? Yun lang ho yung akin tinatanong. So, tuloy-tuloy naman po yung pagtulong natin. Kaya nga po yung sa akin, yung pagbablog ko, it's just a challenge. If you accept my challenge, thank you very much. Mabuhay ka. But if you don't accept my challenge, para sa akin, kahit anong gawin mo, support ka. Alam niyo po, pinagtutulong-tulungan na po ako ngayon. Sa totoo lamang po, may nakarating po sa akin impormasyon. According sa aking abogado, ako nga raw ho ay yung mga raw hong gustong pabagsakin ako, nagpunta na ho ng kampo ng CIDG at para ipakulong ako, kinakalkal, ay nagkataon lang ho, wala raw ho silang makalkal na kaso ko. Ibig sabihin, malinis ho ang pagkatao ko. Wala akong binabanggit na pangalan dito kasi hindi ko ugaling magbigay ng pangalan. Dahil alam ko ho yung violation kapag ka nagsalita ako ng pangalan. Yun na nga ho eh, wala naman ho akong binanggit na pangalan. Bakit nagagalit kayo sa akin? Vlog is just a vlog. Di ho ba? Huwag niyong hintayin pangalanan ko kayo. Pero hanggang ngayon, hindi ho kayo bibigyan ng pangalan. Pero alam ko na ho yung mga pangalan nyo. Yun ho yun. So para matapos na ho yung issue na yan, what I am today, it's because of my mother. My mother are inspired by the good deeds, the great leadership of the former President Ferdinand Marcos and the elegance of the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung akin pong ina ay masyadong inspired doon sa Marcos family. Masyado siyang inspired. Kaya ako po, ninourish niya ako bilang ako. Siguro nangangarap yung nanay ko na baka maging katulad ko si Presidente. Hindi ko ho layunin yun. Masaya na ho akong ako'y pamilyadong tao, may asawa at may anak. Masaya na ho ako ron. Kahit naman ho maghirap tayo, wala akong problema kasi kaya naman ho nating mabuhay. May palaisdaan naman ho ako. At may taniman ho ako ng palay, may mga lupain ho ako at may mga paupahan din. Kahit papano, mayroon ho akong furnitures na design conic at may ginagawa pa ho akong security academy dyan sa Cubao. Yung buong Doña Victorina building po, ayan, ginagawa po yan para maging security academy ho. Sana,
na kung saan magbibigay ng libreng pag-aaral sa lahat ng gustong maging security guard. Pero inyo, mag-aaral ka ho doon ng libre. Ayan ho ay programa ko. Kung pwede nyo rin nung i-verify, Doña Victorina Building, ang ginagawa ko yan, yung boom building na yan. Ah, sabihin ko ba ho, ha? Ginagawa ho yung boom building na yan. Gagawin ho yung Security Academy. Kung saan magbibigay po ang foundation ko, ha? Ng libreng pag-aaral sana sa lahat ng gustong maging security guard. Pero bakit ho ganon? Sa kabila ng pagtulong natin sa mamamayan, eh pareho ang bash sa akin. No? Siguro naman, no, matitigil na ho yung mga basher ko. O eto, sa para ho doon sa mga basher ko, o eto ka, supot ka. Ha? Supot ka, okay? Sa basher ko. Bakit? Hindi mo ikayayaman yan, Brad. Ha? O yan, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Pero what I am today, hindi ko po gusto. Nanay ko po eh. O sabi niya, anak kita, karapatan mo yan. Marcos ka. O anong gagawin ko? Kukontrahin ko ba nanay ko? Di po ba? Eh hindi ko naman ho ginagamit yung pangalan ko para makapanloko ng tao. At wala naman ho ko nilokong tao. Magtanong ho kayo, magmula Cagayan Valley, magmula Cagayan, Ilocos, paikutin nyo, pababa. Tanongin nyo ho yung mga taong bayan doon. Kung ano ko, hanggang Ramon Isabela. Mahal ho nila ako dahil puro pagtulong ho ang ginagawa ko. Nag-guess nyo po? So yun ho yung aking munting sentimento. Siguro naman dito sa live na to matatapos na ho lahat ng issue na yan. Di ba? Wala akong pinatay. Hindi ho ako naging kriminal. Ha? Wala ho yan. Ngayon, kung ako man si Francis Leo Marcos, eh yun ho ay binigay sa akin ng aking ina eh. Anong gagawin ko? Nanay ko ho yun eh. Di ho ba? Kung ito hong pangalan to ay ginamit ko sa panluloko, pandarambong, ayan, idemanda niyo ako ngayon. O itong pangalan ko, Francis Leo Marcos, dalawang kaso hinarap nito, parehong acquitted po. Hinarap ko po yan, isa sa Mindanao. Dahil nga ako ho talaga ang inunggoy, pero dismiss ho eh. Ay, yung isa naman ho sa Pampanga, acquitted ho, dahil inuunggoy ho nila ako. Yun ho yung masakit eh. Ako na ho yung inunggoy, ako pa yung dinimanda. Dahil nga ho, nag-issue ko ng cheque na pinirmahan ko. Yun po yung totoo nun. So sana po matapos na yung issue na yan. At yan ho ang aking kasagutan sa lahat ng aking pumapati ko sa akin. I never deny who I am. This is me. I don't deny it. If God want me to be this, then be it. Alam niyo po ba? Sabi ko nga po, hindi ko po kailangan na yung aking pangalan na maiyukit sa kasaysayan. Hindi ko po kailangan na yung pangalan ko iyukit sa mga textbook. Ang tanging layunin ko lang naman po ay may maluwag po akong pag-iisip eh. Na ang tanging layunin ko ay tulungan hindi lang yung mamamayan, pati yung gobyerno. Alam niyo po ba yung epidemic natin ngayon? Itong pandemic na po nangyayari, hindi po natin alam kung saan matatapos. Ako po yung nanonood sa video ng ating Pangulong Duterte. Na ang ating pong Pangulong Rodrigo Duterte naglabas ng 200 million something. Hindi ko po eksakto, baka magkamali ako na sasabihin. 200 billion something. Pero sinabi niya, this is not enough. Ano po ang mangyayari? Tapos nakita ko po yung mga hinuhuli na nagbabarikada ng mga tao sa gitna ng COVID. Di po ba? Yung mga kababayan natin nagugutom na hindi na makakain, ano ang gagawin ko? Sabi ko, kung may maituto, hindi ko po kayang tulungan ng mga Pilipino. Lahat, hindi ko po kaya. Aba, ikaw konti lang ang pera ko para sa pangkalahatan. Pero kung yung isang tao lang ang susunugin ko ng pera, isang tao lang, ay masusunog ko yung taong yon. Pero kung lahat ng Pilipino, hindi ko po kaya. Ay may isa pa nga akong vlogger, ang pangalan ni Siyang Gasa, nagsunog ng pera, o ayan, kupal ka. Ayan nangyari sa iyo, minash ka tuloy ng tao. Alam mo, pwede kang, Siyan, advice ko sa iyo ha, Siyang Gasa, pwede kang mahalin ng tao dahil sa paggawa ng mabuti. Pero alam mo, para sumikat ka, gagawa ka ng katarantaduhan, aaminin mong ikaw scammer para lang sumikat ka, ay hindi maganda yun. Alam mo, kung ginawa mo dyan sa pera sinunog mo, ay pinapalit mo ng peso, ay pinadala mo sa isang nagugutom na pamilya na nasunugan dito sa Santo Domingo, sa Quezon City, yung pamilyang matutulungan nun, nakaukit yung pangalang Ziyang Gasa sa puso nun habang nabubuhay yan. O eh, ngayon, inuulang ka ng bash. Di ba? Yun po yun sa akin. Alam nyo po, ang gusto ko lang naman po ay upuan sa langit eh. Yun lang ho ang gusto ko, yung upuan sa langit. Hindi ko kasi alam, minsan sumasakit na ho yung puso ko. Baka ako biglang atakihin eh. Pag namatay ako, di, at least meron ho akong upuan sa langit.
Para o dyan sa mga politiko, yun sa akin o ay challenge lang. Hindi lang naman para sa inyo, para din sa mayayaman. O at sa buong Pilipinas. Ngayon, kung ikaw naman yung politikong may ginagawa, ay hindi ka ho dapat mapikon sa akin at hindi ka ho dapat magalit. Sapagkat yun sa akin ay challenge lang ho yun eh. Ang dami nga akong sumagot.